Gusto mo ba na mabayaran lahat ng mga pinagkakautangan mo? So once again, this is your host, Carl Serrano, ang Real Talk magsalita, pero nakakayaman kapag ka inintindi mo at ginawa mo yung mga tinuturo ko. Tatlong pinakasimpleng paraan na pwede mo kaagad magawa para makabayad ka doon sa mga pinagkakautangan mo. Nice. Number one is disiplinahin mo yung sarili mo pagdating sa pera. May kasabihan nga na money is a good slave but the worst master. Okay, magandang alipin ang pera pero never a master. Hindi magandang maging master mo yung pera. Diba, yung pera na yung sinasamba mo, yung pera na yung boss mo, ikaw yung alipin, hindi siya maganda. Where's my money? You gonna give me my money? Kapag ikaw naghihirap financially, ibig sabihin alipin ka ng pera. Lalo na kapag ikaw nagkakautang-utang, alipin ka ng pera. So madaling sabihin, mahirap gawin, kaya nga sabi ko simple. Ang topic natin, tatlong pinakasimpleng paraan para makabayad ka sa utang mo. Hindi ko naman sinabing tatlong pinakamadali. Pagdating ka sa ganung part, mahirap talaga eh. Gusto ko man sabihin na may madaling way. Depende pa yan sa kung gaano nakalaki yung utang mo. Depende pa yan kung gaano ka nakalubog or gaano kalaki yung interest na nagpapatong-patong every single month. Hindi ko alam. So nakadepende pa yan kaya hindi ako pwedeng magsabi ng madali. Madali kung maliit lang yung utang mo tapos walang interest. Pero mas madali kumpara dun sa mga malalaking utang tapos nagpapatong-patong interest, palubog na ng palubog. Ang pinakaugat na naging problem ko before, wala akong disiplina eh. Hindi ako marunong mag-manage ng finances ko. Hindi naman yan overnight na 100K agad yung naging utang. Hindi naman siya ganun eh. Hindi siya isang bagsakan. Nagpatong-patong siya. Brad, ganun kakayaman! So, hindi ako marunong mag-manage ng finances ko. Pati kapital ko, ginagastos ko para lang saan? Di ba para bumili ng mga bagay na hindi ko kailangan? Na hindi naman makakaambag sa negosyo ko. Para lang magmukha akong rich, di ba? Magmukha lang akong mayaman, magmukha akong in, magmukha akong angat sa iba. So yun yung pinaka-problema ko. Wala akong disiplina pagdating sa pera. So yun yung reason kung bakit, number one, ang ina-advise ko na kaagad is disiplinahan mo yung sarili mo. Madaling sabihin, mahirap gawin. It will take some time. Pero kung hindi ka magsisimula ngayon, kailan? Ngayon pa lang, simulan mo na. Paano mo didisiplinahan yung sarili mo pagdating sa pera? Matuto ka na mag-budget. Gamitin yung pera sa mga bagay na necessary lang muna. Ito yung isa sa mga tinuturo ko sa mga students ko sa Team Genuine Academy. Bibigyan ko na kayo ng tip. So meron kaming tinatawag na money management system. So ito yung pinaka-simpleng way, pinaka-mabilis na way para makapag-manage ka ng pera mo. Kasi kung wala kang disiplina, makabayad ka man sa utang sa pamamagitan ng mga strategies na i-share ko sa'yo sa number 2 at number 3, wala rin kwenta yung lahat. Babalik ka lang ulit kasi wala ka namang disiplina. Stop it. Get some help. Yun yung pinakaugat ng problema eh. Yung tamang paggamit ng pera. Kaya yung iba sa inyo, sinasabi nyo na yung mga mayayaman or yung mga Chinese, kuripot. Para sa akin, hindi. Marunong lang talaga silang humawak. Marunong lang talaga silang gumamit. Kaya nga sila yumaman eh. Kaya mo lang naman nasasabi na kuripot sila o madamot kasi hindi ka pinautang. Kung gusto mo matutunan kung paano yung tamang pag-handle ng pera, hindi mo matututunan yan sa pagdagdag mo ng pagdagdag ng pera. Nakakatulong yun, pero hindi mo matututunan yun sa pagdagdag. Kung hindi mo madisiplina yung sarili mo sa 100,000 piso or mas maliit pa, hindi mo madidisiplina yung sarili mo sa 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000. So, number one, disiplina. Doon sa mga taong minana yung utang nila, medyo mahirap talaga yung sitwasyon nyo. Kasi meron akong kakilala na gano'n na minana niya yung utang niya, hindi naman niya ginusto yun. Pero merong lesson pa rin na itinuturo yan. Dapat walang tao yung sumasamaan loob sa'yo dahil hindi mo mabayaran sa utang. Kasi sa totoo lang, yung pinagkautangan mo, lalo na kung mapera na yan, kung mayaman na yan, di ba? Hindi naman maghihirap yan dahil sa'yo, pero that doesn't mean na okay yun. Na, hindi naman, mayaman naman yun, so hindi ko kailangan bayaran. Pwedeng ganun yung paniwalaan mo, pero ikaw yung maghihirap na maghihirap na maghihirap. Kasi kakarmahin ka. Bakla ka sa buhay mo. Paano naman kapag bangko? Ganun din, kausapin mo. Tapos, kapag ka yung credit card, ito medyo technical, pwede mo lang ipatigil yung credit card mo para hindi na siya magpatong na magpatong. Stop it! Kausapin mo na sila, pag nababaon ka na hindi ka na makabayad, patigil mo na. Para hindi na siya magpatong. Usually pumapayag naman sila. Ipapakita mo dito sa credit card company yung willingness mo na magbayad. Na hindi ka tatakbo, na hindi ka magtatago. Why are you running? Why are you running? Actually, pwede ka nilang makasuhan dyan. Pwede kang bigyan ng demand letter kapag ka ganun. Kasi may mga pinirmahan ka dyan na hindi mo binasang kontrata eh. No, nang kumuha ka ng credit card. Kasi ginawa ko yan before. Nung natutunan ko yan, ginawa ko yan. Kinausap ko yung mga pinagkakautangan ko, baka pwedeng maghulog-hulog ako. Buti naman pumayag sila. Tapos ako, napupush din ako na kumita ng mas malaki pa. Kasi in the first place, kasalanan ko yun eh. Ako yung nangutang. Bakit ako na nabaon sa utang? Sino may kasalanan? Sino yung walang disiplina sa pera? Ako!
Tama kayo. Ako naman eh. Number two, pinakasimpleng parang para makabayad ka sa utang. Unahin mo yung may mga malalaking interest or yung mga may interest. Kasi hindi yun matatapos eh. Lalo na kung monthly, di ba? Credit card, loans, 5-6, ewan ko. Never akong umutang sa ganun kasi sobrang laki ng interest. So, yan ang unahin mo. Yung mga may malalaking interest para hindi na siya lumobo na lumobo. Kasi nagko-compound yan. Nagko-compound yan against you na ikaw yung talo. So, unahin mo sila. So, kung tao, yung mga pinagkakautangan mo tapos may interest, tapos nababaon ka na at nahihirapan ka na, ito yung isa sa mga natutunan ko kay Sir Chinkitan. Ang pinaka-importante pagdating sa pagbabayad ng utang is yung faithfulness mo or yung willingness mo na magbayad. Para sa akin, na-experience ko to personally. Hindi ko alam kung ikaw din, pero kapag ka may mga utang ka, ang bigat sa pakiramdam. Tapos parang yung blessing sa'yo, pigil. Tapos, hirapang-hirapang ka sa buhay, hindi ka makaangat-angat kasi may utang ka. Yung number two is unahin mo yung may interest, kausapin mo yung mga pinagkakautangan mo. If tao, baka pwede nahulugan mo pa konti-konti. Or baka pwede nabawasan yung interest. Or any terms na pwede kayong maging win-win. Basta iparamdam mo lang dun sa tao na pinagkakautangan mo na gustong-gusto ko talaga magbayad kaso hirapan lang talaga ako ngayon. Ngayon, hindi ibig sabihin guaranteed to papayag sila ha. Kasi in the first place, ikaw yung nangutang. Hindi nila obligasyon or hindi sila required na umoo sa gusto mong mangyari. Kasi in the first place, ikaw yung humingi ng pabor. Malinaw naman sa'yo na pag nangutang ka, may ganyang interes or lalo na pag nagpirmahan kayo. Gotcha. Ikaw yung nangutang in the first place. So kung hindi sila pumayag, pwede mong gawin yung number three. Number three, paano kung hindi pumayag? Pero subukan mo pa din. Ito sinasabi ko sa inyo para meron kang strategy na magawa para hindi ka na mabaon. Hindi mo malalaman ang sagot kung hindi mo susubukan. Pero paano kung hindi sila pumayag? Halimbawa, sinubukan mo, hindi sila pumayag. Dito na papasok yung number 3. Magdagdag ka ng source of income. Kung alam mo sa sarili mo na kinakapos ka, hindi ka na makabayad kasi nga ang liit ng kinikita mo, kulang pa sa pangtustos sa sarili mo or sa family mo, kailangan mo magdagdag. Hindi ka pwede mag-inarte. Kailangan mong gumawa ng paraan. Responsibilidad mo yun. Obligasyon mo yun kasi ikaw yung may kasalanan yan. Diba? Hindi ka naman nagising isang araw na baon ka na sa utang eh. Maliban doon sa mga yun nga, pinamanahan ng utang. Pero hindi ka naman nagising isang araw na ang dami mo na kaagad utang eh. Tapos nagulat ka na lang, nakapalibot sa'yo yung mga bagay na pinagbibili mo na hindi mo naman kailangan. Hindi naman ganun, diba? Pinili mo yun. Huwag kayo iya. So, responsibilidad mo na magbayad. Responsibilidad mo na gumawa ng paraan. Hindi ka pwedeng mag-inarte. Ito yung palaging maririnig nyo sa akin. Madalas yung maririnig sa akin. Kung mahirap ka, wala kang karapatan mag-inarte. Emotional, damn it! At itong sinasabi ko na to, hindi ko lang to sinasabi sa inyo. Sinabi ko to sa sarili ko nung nagsisimula ako, nung mahirap ako. Kasi yung mentor ko din ang nagsabi nito sa akin. Yung mentor ko before na mayaman. Sana all! Diba? Yun lang naman yung tatlong prinsipyo ko eh. As long as legal, wala akong nilalabag na batas. As long as wala akong inaapakang ibang tao. At as long as hindi ko pinapabayaan yung kalusugan ko, hindi ako mag-iinarte. Gagawin ko yan. Bilang mahirap, wala kang karapatan mag-inarte. Lalo na kung may pinagkakautangan ka, wala kang karapatan mag-inarte. Kailangan mo magdagdag ng source of income para ma-supplement yung kulang. Do you understand? Halimbawa, nagbabayad ka 50,000 per month sa utang. Kailangan mo at least 150,000 yung kinikita mo. What? Lalo na kung pamilyadong tao. Yung 100,000 per month mo, yun yung pangtustos mo sa buwan-buwan na pangangailangan nyo. Para sa akin, mas importante pa rin yung reputasyon mo kaysa sa pera. Mas importante yung pinagkakatiwalaan ka ng tao. Alam mo yun, masisira ka sa halagang magkano lang. Umutang ka 500, di mo binayaran. Eh kasi mayaman naman yan eh. Yung masisira ka dahil lang sa 500, napaka-cheap mong klase ng tao kung ganun. Sisirain mo yung tiwala ng iba para sa ganung halaga lang. Lalo na kung mas malaki. So yun yung kailangan mo lang gawin. Kailangan mo magdagdag ng income. So kung alam mo na kulang talaga, kahit anong pagtitip, hindi solusyon ng pagtitipid. Hindi lang solusyon ng pagtitipid. Yan yung pinakamadaling gawin, pero hindi yan sapat. Kailangan mo magdagdag ng pagkakakitaan. At yan ang itinuturo ko sa loob ng Team Genuine Academy. So tuturuan kita kung paano ka makakapagsimula ng sarili mong negosyo hindi nalulugi sa napakaliit na kapital lang. Interesado kayo na malaman kung paano ka makakapag-start, anong meron sa Team Genuine Academy, anong tinuturo ko, pwede kayong pumunta sa website ko, www.carlserrano.com. So kung ano yung spelling ng pangalan ko na nakikita nyo sa social media, yun yung spelling, wala lang spaces. Diba? Or kung meron kayong kakilala na Team Genuine student, kausapin nyo sila. Kasi sila yung magtuturo sa inyo kung paano. Sa mga meron sa inyong utang dyan, magbayad ka. Sana magbayad ka. So mga inutangan, kung sakaling di sila magbayad, huwag mo na i-stressin yung sarili mo. At least natuto ka na. Huwag ka na magpapautang ulit. Bawiin mo na lang yun. Yun yung pinautang mo na hindi na nila binabayaran, yun yung tuition fee mo. Yun yung lesson para sa iyo. Na huwag ka nang uulit ng ganun. Huwag ka basta-basta magtitiwala kahit family member mo pa. Kahit kapamilya mo pa. Okay? Kasi madalas sila yung sumisira ng tiwala.
Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!